Hi guys, this is your Beshi Jaylu and welcome to my channel. So in today's video, ito ay hindi po basura, ito po ay lahat ng hinoard ko. So if you'll notice, marami ako mga hoard na, mga haul videos. And kung napanood nyo yung mga yun, makikita nyo itong mga to doon sa video na yun. Ngayon, what I'm going to do is to organize this clutter. Hindi ko siya ipapamigay, hindi ko siya ibebenta mga besh. Ia-arrange ko siya kasi itong mga items na to is talagang lagi ko naman ginagamit. Like yung mga body wash, shampoo, conditioner, and all that. It's just that nag-accumulate na siya. And dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga tips and tricks kung paano ko nagagamit lahat yung mga items na to nang hindi siya nasasayang. So, if you want to see how I do it, then please continue watching. Okay, so mga besh, ang ginawa ko to start with is, sorry makalat, pero I promise you it's going to be better. Ang ginawa ko is, inarrange ko siya by category. Like for example, this one, lahat yan is face cleanser. Ito lahat is body wash, hand sanitizers and lotion, conditioner and shampoo, tapos lotion, body lotion, mga miscellaneous, like for example, yung makeup remover, yan. Tapos, these are mga toothpaste. Tapos ito, lahat nung nandito is yung mga travel size na mga pack. Tapos, ito, mga miscellaneous, like for example, yung mga tita na, yan, mga masakit ang kasukasuan, yan. Tapos, meron pa dito mga face mask din sa ilalim, and then these are also face mask. So, yung mga face mask kasi, I go through it like water, halos everyday nagpa-face mask ako sa gabi, kasi parang yun yung me time and relax mode natin. So, yun yung pang-distress natin. So, lahat to mga besh, is in-arrange ko na by category, and also, chinek ko yung mga expiration date. Kasi, pag expire na, usually, ginagawa ko is, minimake use ko siya. Like, for example, if it's soap or cleanser, kung sakali man na meron ako makita ng expire, ginagawa ko siya as hand soap. Kasi, wala akong hand soap. Isa lang yung hand soap ko. Ito na lang yung natitira na nag-iisang hand soap. Tapos, in this manner, makikita ko kung ano yung marami ako at kung ano na lang yung konti pa ako. Like, for example, na-discover ko na during this arrangement, napansin ko na wala na pala akong lotion. Isa na lang. And it's good that I bought lotion. Kung napanood niyo yung Landers haul ko, bumili ako ng lotion. So, buy one, take one yun. So, it's good na bumili ako ng lotion. Tapos, itong mga cleanser na to, actually, if you look at it, mukha siyang marami, pero siguro sa isang buwan, 1 to 2 months na ubos ko yung isang ganito. So, ayan. Tapos, ito naman, mga moisturizer, serum, peel-off mask, or charcoal mask, or kung ano-ano pang mask, volcanic mask, mga ganon. Nilagay ko siya sa isang area kasi, usually, pag kungari, kailangan ko ng moisturizer, naghahanap ako ng moisturizer, at least nasa isang area lang siya. So, what I'm going to do next is, actually, tingnan ko lahat ng expiration date nito. Ang pinaka malapit na expiration date is May 2020. So, all of this, lahat safe pa. Meron pang mga, marami pa dito is mag-expire ng 2021. So, ganun na ako mag-hoard para mura kasi lagi ko naman siyang ginagamit. So, yan. Gagawin ko kasi is next, i-arrange ko to by date, expiration date. So, kung ano yung mga mauuna mag-expire, yun yung ilalagay ko sa unahan. Tapos, kung ano yung matagal pa, yun naman yung ilalagay ko sa likuran. So, meron akong ganitong lalagyan. Meron akong ganitong lalagyan na parang box. Pagpasensya nyo na kung marumi. Ano to eh, sa Miniso or Momoso ko ata to binili, parang around 450 or less. Basta less than 500 siya. So, gagawin ko sa kanya, i-arrange ko siya dito sa back lahat ng mga matagal pa mag-expire. And then sa front lahat ng mga mas mauunang mag-expire. And then, I also have like 2 organizers here. Or container, ang gagawin ko, dito ko naman ilalagay yung mga, like for example, dito yung mga face mask,
kasi everyday ko siya ginagamit, si arrange ko rin siya by expiration date, and then dito sa kabila, siguro yung mga kailangan kong replenish na dun sa bathroom, like for example, kailangan ko na ng shampoo, ng body wash, and also, cleanser, kasi paubos na. So, usually kasi sa cleanser, mas dalawa yung ginagamit ko. Pag medyo strong yung cleanser, mas ginagamit ko siya sa gabi kasi pag nagtatanggal ako ng mga heavy makeup, so yun, sa gabi ko siya ginagamit. Tapos, yung mga mild naman, yun naman yung sa morning. Like, for example, meron ako dito yung low pH na cleanser. Teka, nasa na yun? Oh, wait lang. Baka sa ibang category ko siya nailagay. Ah, ito, hindi pala, ito. So, like, for example, this one. This is meant for morning. So, yun, ginagawa ko. Iba yung morning, iba yung sa night. So, ganyan siya. And then, yung next na gagawin ko, isa-arrange ko na siya by expiration date. Tapos, ilalagay ko na dito yung mga kailangan ko i-replenish sa banyo. Like, for example, yung mga conditioner, shampoo, body wash, facial cleanser. So, yun. And then, I'll be right back, mga besh. Okay, so yung next na yung ginagawa ko usually is ina-arrange ko siya by expiration date. Like for instance, ito, dito sa row na to, ito yung mga mag-expire ng 2020. And ito mga nandito sa row na to, ito yung mga mag-expire ng 2021. So tinitingnan ko yung mga expiration date nila. Usually kapag may mga Korean products, meron silang expiration date dito sa kabila. Ayan, like for this one, I think August siya mag-expire. August 27, 2020. So, yan. So, ginawa ko, in-arrange ko na rin siya kung ano yung month na mauna mag-expire. This one, wala siyang expiration date, but I want to use it early kasi wala nga siya nakalagay. So, I have to rely on batch code and i-search ko pa yon, ganon. So, kung napanood nyo yung aking BoxyCharm, hinol ko to dun sa BoxyCharm. And also, tong Glam Glow na to, hinol ko rin to dun sa BoxyCharm. Ito, bindi ko to nung first na punta ko sa Korea nung 2017. Pero, kasi yung expiration date, kasi pag mga Korean products, from the expiration date, 2 years. So, yun yung time na mag-expire na siya. Like, for example, ito rin, binili ko rin siya nung una kong nag-Korea, ganyan. So, matagal pa yung mga expiration date nila. But, in-arrange ko na rin siya, might as well, para at least, gagamitin ko siya in accordance dun sa date kung kailan siya mag-expire para wala akong masayang na product. Since, hoarder ako at mahilig ako mag-stock up. So, medyo nagpa-panic mood ako kapag, for example, naubusan ako ng mga facial wash. Especially, acne-prone yung skin natin. So, ayan. Yan yung next na ginagawa ko. Tapos, ang ginagawa ko, mga besh, is nililist ko siya dito. Para hindi ko siya makalimutan. And para hindi na rin ako, para hindi ko na rin guguluhin yung box ko na yon na pinakita ko sa inyo earlier. So, ililista ko siya, tapos lalagay ko yung expiration date. Tapos, i-arrange ko rin siya by expiration date dun sa box natin. Para naman, medyo organized tayo. So, ganun yung ginagawa ko, mga besh. So, ito naman mga beshi, ganun din yung ginawa ko dun sa body wash. However, this one, meron kasi yung mga Unilever, wala kasi nakalagay kung kailan yung expiration date nila. And, ang ginawa ko na lang is parang first in, first out. So, kung, kasi naalala ko pa kung kailan ko to mga binili. Like, for example, kung napanood niyo yung mga Landers haul ko. So, ito, binili ko yan dun. Ito rin. So, yung mga buy one, take one, ganun. Or yung mga binibili ko online. Kapag nagsisale sila, so yun, in-arrange ko siya kung, although pwede naman yatang i-look up online kung kailan sila mag-expire, pero ginawa ko is first in, first out na lang. So kung ano yung alam ko na una kong binili, so ganun na lang. Tapos meron etong mga to, ito, like for example, itong dalawang to, ito yung pinakamatagal pa, so I think to November 2021, and then ito November 2022 pa to. So ayan, so ina-arrange ko lang siya by ganyan. And this one, meron akong isang nasa banyo nito eh, so paubos na yon, yung papaya na variant. Tapos ito naman is ano ba to, yan, hindi ko siya maintindihan, pero ayan siya. Ayan, so ito na yung isusunod ko. Ayan, ganyan lang yung gagawin natin, mga besh. Tapos, just the same, ilalagay ko siya dun sa lalagyan ko in order din. Plus, ginagawa ko is nililist down ko na rin dito
kung ano yung mga nailagay ko na dun sa box. Like for example, this one, yung face wipes na binili ko sa Korea, kung hindi nyo pa yung napanood, ilalagay ko siya sa taas and also down to the description box below para mapanood nyo yung Korea haul ko. So, eto, ano, dalawa lang naman yung meron ako, and 2021 pa siya mag-expire. Pero I think bago pa mag-expire, magagamit ko na yun kasi everyday naman ako gumagamit ng wipes. So, ayun. Tapos, yung mga merong expiration date, nilalagay ko siya. So, kung wala, ginagawa ko kung kailan ko siya feel na isingit doon sa kung kailan ko siya gagamitin. Like, for example, itong Glam Glow na haul ko na yan doon sa BoxyCharm ko and also this one. So, itong mga to kasi wala siya nakalagay. Although, I can look it up sa internet, pero I don't wanna be bothered. So, kung ano na lang yung palagay ko. Kasi, like, for example, ito at saka itong Glam Glow, this year ko lang naman siya nakuha. So, for sure, hindi naman siguro siya agad mag-expire. Kaya, nilalagay, ina-arrange ko na lang siya, sinisingit ko siya kung kailan ko siya feel na gamitin. So, ayan. Tapos, ito naman yung mga body wash na gagamitin natin. So, una itong Palmolive kasi April 2020. So, kapag i-replenish ko na yung nasa CR. So, ayan na siya. Baka nagtataka kayo, bakit ang dami kong mag-hoard? Bakit ganun na ako mag-hoard? Kasi, meron din kasi ako mga iba-ibang bahay na tinutulungan. At kung napanood nyo na yung Cavite ko na house empty tour. So, yun. So, itong mga to, madi-divide pa tong mga to. Kaya, ganun. Kaya hindi ako, kumbaga, kapag may mga promo or mga sale, bumibili talaga ako. Kasi ito yung mga lagi naman natin ginagamit everyday. Kaya yun, kasi I want to make sure na yung mga pupuntahan ko na tinutuloyan ko, like for example, sa Bonnie, sa Cavite, ganyan. Gusto ko, meron na ako mga toiletries doon para hindi na ako laging magbibit-bit every time. And also, meron din ako mga maliliit na product dito na binibili rin online kasi gusto ko kasi na kapag nagta-travel ako, meron na ako mga ganito para hindi na mabigat. Kasi parang aminin man natin sa hindi, yung makeup and yung mga skincare, yan yung nagpapabigat sa luggage natin. Minsan mas mabigat pa sila sa mga damit natin, di ba mga besh? And so, ayan. So, makikita nyo yung iba yung mga product dito, familiar niya sa inyo. Like, for example, this one, if you've been watching my videos, hinoid ko siya dun sa Australia. Di ba hinoid? Parang hinoid ko siya dun sa Australia haul ko. So, ayan. Tapos, yung mga ganito, nilalabas ko na siya kasi ito yung mga, like for example, yung mga i-replenish ko na. So, hinihiwalay ko na sila para hindi ko na sila ilalagay o ibabalik dun sa box. Yan, mga pet. Okay, so, ito na mga besh, yung pinagtapusan ng ating pag-aayos. Dito yung mga wipes. Tapos, nandito sa unahan, yung mga walang masyadong stock. Like, for example, yung deodorant, yung mga powder, yan. Konti lang yung stock ko nyan. So, ito yung mga nasa unahan. Itong hand soap, isa lang siya, ganyan. Tapos, banda sa likod, yun yung mga may mga stock ako. Tapos, naka-arrange din siya by row. So, like, for example, dito sa side na to, nandyan, naka-arrange yan yung mga facial cleanser, yan. Tapos, nandito yung mga lotion. Tapos, ayan. So, yung mga conditioner, ganyan. So, makikita ko kung ano yung mga stocks na konti na lang na low na ako. Tsaka yung mga stocks na iiwasan kong bilhin. Like, for example, yung mga face cleanser yan. Marami pa ako nyan. Tsaka yung mga body wash and conditioner. Shampoo, wala na ako masyado. Lotion, wala na rin ako masyado. So, yung mga ganun, may iwasan ko na siyang bilhin. Tapos, meron akong parang inventory nung mga meron pa ako para hindi ko na siya guguluhin. And also, para alam ko pag naglagay ako ng mga bago, i-arrange ko rin siya by expiration date. So, ayan, ganyan yung ginawa ko mga besh. Tapos, yung mga mask ko. As in, sobrang yung mga mask yung medyo madami. Pero, kung tutusin, I think I can consume this in a year. Kasi, halos everyday or every other day ako nagmamask, lalo na paggabi. Nandito yung mga miscellaneous, like for example, yung mga heat pack, ganun. Hindi ko lang kasi siya ginagamit kapag winter. Like, for example, ginagamit ko siya para
kapag for example pumunta ako sa country na may winter, pero aside from that, ginagamit ko rin siya talaga as pang-relax, pang-distress, kasi 'di ba, lalo na pag masakit yung likod mo kasi nagko-computer ka maghapon, or alam mo 'yon, yung pagdadala ko ng backpack ko na laptop, mga ganyan, masakit sa likod. So, meron akong, nagpapabili ako ng mga ganito, yung parang salon pass. Hindi naman siya salon pass. Ano ba tawag doon? Plaster, ayan. Analgesic plaster, ayan. Kasi, yung salon pass is a brand, diba? So, ayan. Pero, kapag wala akong mga ganyang stock, salon pass talaga yung binibili ko kasi mas mura yon. Although, meron na rin yata ang Tiger Balm dito sa Philippines. Pero, hindi ko pa siya nakikita eh. Tsaka, for sure, mahal yon. So, ayan. Tapos, meron na akong heat pack na ganito. Ayan. Para pag masakit yung likod ko. Diba? Kasi, lagi naman tayo naka-aircon. Tapos, yung itong eye mask, ginagamit ko to, steam base. Ginagamit ko lang siya pag, for example, gusto kong ma-relax yung mata ko kasi, di ba, maghapon kang nakatingin sa computer, or, for example, parang feeling mo, nararamdaman mo yun, yung tired eyes, ganyan. So, ayan, na-arrange ko na yan. Hindi ko parang siya nasusulat sa inventory, pero wala dito mag-expire this. I think may mga mag-expire this year, pero late this year. So, safe pa ako dun sa mga mask na yan. Tapos, dito naman, nilagay ko yung mga for replenish ko na sa bathroom. Like, for example, yung sa hair, leave-on conditioner. Yan, yung vitress natin. So, yan. Tapos, yung facial cleanser, kasi meron akong paubos dun sa CR na facial cleanser. Tapos, yung ito, nakuha ko to sa Cosmopolitan event. So, ililink ko yun dun sa taas and also down to the description box kung gusto nyo, box, kung gusto nyo mapanood yun, kasi ang daming nandun sa loot bag. So, yun, ginagamit ko rin talaga sila, mga besh. Ginagamit ko sila kung hindi ko sila binibigay sa mom or sa sister ko, ginagamit ko talaga sila. Tapos, yung mga hand lotion, kasi paubos na yung mga hand lotion ko sa bag, dalawa. So, meron ako nakalabas dito sa kwarto, tapos meron din ako nasa bag. Tapos, yung sabon, ayan, aside kasi sa body wash na liquid, gumagamit pa rin ako ng mga bar soap. Tapos, itong conditioner, ito na yung conditioner, ito na yung isusunod ko kapag naubos na yung nandun sa CR ko, kasi this one will expire this year, I think June. So, gagamitin ko na siya bago pa siya mag-expire. Tapos, tong Chewbacca, shout out kay Doris, yan. So, ito na lang kasi yung stock ng, tawag dito ng shampoo ko. And, meron kasi akong dalawang malaking Chewbacca, naubos ko na siya. Nire-recycle ko yung, ano niya, yung dalagyan niya. So, yung, ito na lang yung last na meron ako. So, pinabili ko yan. Actually, hindi ko siya, pinabili ko siya, pero ginawa na lang siyang, pasalubong sa akin ng aking friendship. Ayan. So, thank you sa aking friend, si Doris. No, so, ito naman yung moisturizer, kasi ubos na yung moisturizer ko. So, naglabas na ako nung next na gagamitin ko. Ayan. Tapos, ito, peel off mask siya. So, kapartner siya nung moisturizer. Ayan. Tapos, ito naman, ito na yung next ko na body wash kapag naubos na yung nandun sa loob ng CR. So, ayan. So, ayan, na-organize ko na sila. Tapos, at least, alam ko na rin kung ano yung mga kulang ko pa and kung ano yung mga marami pa akong stock. So, yun lang, mga besh. And, ito na talaga yung last, mga besh. Sorry, nakalimutan ko kasi itong mga to. Itong mga to, karamihan dito is mga sample size. So, itong mga sample size, usually, is pinapack ko sila. Ito, although itong condition ito, gagamitin ko ito sa condo, pero yung iba, yung mga sample size, ginagawa ko is nilalagay ko siya sa isang parang ziplock para kapag meron ako mga upcoming trips, nandun na siya lahat. So, dun na lang ako pipili. Like, for example, yung mga moisturizer, yung ano to, body lotion, yung mga ganyan, para hindi na bulky. So, ito kung napanood nyo yung recent ko na Korea haul, ayan, may mga ganyan, mga cleanser na nakasashay, para hindi na ako magdadala. Pero usually, kapag meron akong ganito, ganito yung dinadala ko. I think, kompleto na to eh. May serum, may lotion, pero more on the face lang to. Ayan. So, yan. Pero wala siyang facial wash. So,
ginagawa ko is bumibili kasi yung mga iba dito parang nafi-free ko lang kapag nag-shop ako sa Korea. Tapos ayan, so yun yung mga ginagawa ko. Tapos ito Because Beauty naman to, so yung Inga na peeling pad nakuha ko sa Because Beauty. So ayun lang mga besh. Last na talaga yun. So kasi meron akong upcoming trip out of the country or even out of town. Ito yung mga pile or ito yung mga products na dinadala ko. So ayan.